Sinech Ite. We do the talk inside the talk. Sinech Ite. We do the talk inside the talk. Ayan, hello everyone! Magandang araw, gabi, tanghali, hapon. There's no specific day pagdating dito, syempre, sa bagong segment natin. Dito pa rin yan sa Fairfax Network Channel. And of course, for today, I am so excited and thrilled to share to all of you guys na finally, I will be having my own podcast. At hindi lahat ng tao na bibigyan ng pagkakataon. Today, I was just, approved. Wow! Approved. Kaya naman, naging possible na lahat ng mga imposible dati. Kaya ngayon, pag-uusapan natin lahat ng mga hinain nyo sa buhay, lahat ng mga iniisip nyo, nararamdaman mo. Mm-hmm. And of course, especially sa mga taong may pinagdadaanan dyan, nako, this show might be for you. Kaya naman, there is so much questions to answer. Breaking down life's big and small realizations through conversations. Bakit kaya? What if, alam mo ba, sometimes in life at marami pang iba. That's why samahan niyo ako as we unravel the curiosities of life and more with Morings. Wow. Kasi yung show natin today, ang title ng segment ko or ng magiging podcast natin ay More with Morings. Ibig sabihin, there's more to life than what we see. There's more to this than what we know. There's more to this than what we need to discern. Mm-hmm. Okay. Special tong episode na to, tong first episode na to, kasi? Special din yung magiging first guest ko. Ay, ganun. Wow! Lagi ko namang first guest sa lahat ng show ko. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Ang Do ng Dorengs. Let's give it up for Doc Levin. Hi guys. Bumati ka naman ng maayos. So yun, hi guys sa mga sumusuport dyan at laging nanonood. Ayan, keep on watching. Oh, tsaka batiin na rin natin lahat ng brown hearties natin. Hearties? Mm. brown hearts natin dyan. Team Dorengs, shoutout sa inyong lahat. I hope you guys are watching. And if you happen na listening to this podcast right now, please do share to your friends and family who is actually parang, ano bang tawag nito, nakaka-relate sa kung anong pinag-uusapan natin. And speaking of nakaka-relate, Levin, for today, we are going to talk about specific topic na alam kong maraming makaka-relate, especially ikaw, ako, at iba pa nating mga kasama dyan. Of course, probably, yung mga nakikinig ngayon, kaya nyo to pinapakinggan because this podcast is for you. Mm-hmm. Ooh, kahit ako din naman, medyo kinakabahan ako. Kasi hindi ko alam kung mapapanagutan ba natin tong ano na to. Baka mag-bring back memories tayo sa lahat ng mga antawag nito, mga pinagdaanan natin. Uh-huh. Tama ba yun? Pero ngayon, papakilala na nga natin yung topic natin. Dahil ang topic natin for today ay, sorry, it's not you, it's me. Narinig mo na ba yun? Familiar sa'yo yung line na yun? Ano ulit? Sorry, it's not you, it's me. Diba? Laging kasi niya ng mga minsan, kalalakihan eh. Oy, hindi naman. Diba? Huwag mo naman isisi sa lahat. Ay, hindi ko naman sinisisi. Pero I mean, mas madalas yung rason yun. Pero technically, yung magiging content natin for today is all about breakups or breaking up with someone. Especially, pag alam mong ano, hindi mo alam paano magpaalam, ang daming mga nagiging rason. Hindi lang ng mga lalaki, at technically pati ng mga babae. Diba ang dami-daming nagiging rason parang hindi na lang sabihin na fall out of love ka na. Isa sa mga, ano ba yung mga alam mong lines na sinasabi ko pag nakikipag-break? Ikaw, ano ba yung mga lines mo pag nakikipag-break up? O yung nakipag-break up ka? Pagod na ako, mga ganyan. At least medyo totoo yun na, yung napagod siya sa isang relasyon. Ano pa? Pagod? Paano mo sinasabi? With feelings naman. Sinasabi ko, pagod na ako, hindi ko na kaya, ganyan. May iba na ako.
Hoy, sinabi mo yun? Biro lang. Pero kaya mong sabihin yun in case na ma-fall out ka tapos sasabihin mong may iba. Totoo. Siyempre, dederechoin ko na hindi yung paligoy-ligoy pa. Oh, si ano kasi, si Levin yung man of words na talagang totoo. Wow! Pero technically, ito yung mga iba sa mga ano, sinasabi nilang words. For example, it's not you. Mm. It's me. Mga ganon. Mm. Meron kung pang, sa Tagalog ay. Hindi ikaw. Ako yun. Ay, ganon. At saka meron pang ano, meron pang, sorry, kailangan ko lang hanapin yung sarili ko. Ay, oo. Oh. Diba? Sa mga ganun, babae, kadalasan yan. Totoo ba, mga babae? Kasi narinig ko din dati yun sa ano eh, sa ibang mga friends ko na nakipag-break yung jowa nilang lalaki naman. Parang, niraraso nila, ano, nung ginowa niya ako, hindi niya pa nahanap yung sarili niya. Sana hindi niya na muna ako ginowa. Hinanap niya na muna yung sarili niya at kinumpleto niya bago ako pumasok sa buhay niya. Saan ba naman nahanapin kasi yung sarili? Oo nga, ikaw. Oh, hindi ako naniniwala dun eh. Hindi ka naniniwala. Feeling mo ba nahanap mo na yung sarili mo ngayon? Oo naman. At nahanap na... Ay. Tama ka na. And ito pa, isa sa mga rason is, hindi ko pa kasi talaga alam kung anong gusto ko. Di ba may mga ganyan? Parang, there's a lot of things going on in your mind na lagi mong nirarason. Sorry, kahit ako hindi ko alam kung anong gusto ko. Mm. Di ba, mga ganyan? May narason na ba sa'yo yung ganyan? Like, kahit nililigawan mo lang? Wala pa naman eh. Hindi naman kasi ako yung... Wala ako sa mga ganung ano eh. Marami sa akin yung parang... Usap-usap lang. Oo, kasi hindi bigla kang iniiwan kasi mahal po pala yung ex. Oo, lagi kasi ako napupunta sa may mga kaka-break lang. Bakit sa tingin mo lagi ka napupunta sa mga ganun? Hindi, ewan ko. Siguro panakipbutas ako eh. Hoy, hindi. Hindi mo deserve maging panakipbutas. Okay lang naman. And, isa din sa mga reason is, ako yung may mali, hindi naman ikaw. Di ba para mapagaan yung loob ng taong bubreakan mo? Hindi, wag ka mag-alala. Hindi ikaw yung may mali sa relasyong to. Mm-hmm. Ako. It's all me, parang ganun. Alam mo, kahit pasabihin mo, isa yun sa mga reason na pinaka-iniinisan ko, kahit pasabihin mo na ikaw yung may mali at hindi ako, lagi kong maiisip na laging ako yung may mali kasi ako yung iiwan mo eh. Hindi mo naman ako iiwan kung okay ako sa'yo, kung tama ako for you, at kung enough ako for you. Diba? Kaya naman, I prepared some questions for Levin and for all of you guys who are listening to this podcast. Pwede kayo magkaroon ng mga realizations nyo ngayon on your own and isipin nyo kung totoo nga ba, kung dapat nga ba, at kung tama pa nga ba yung mga ginawa nyo nung mga nakaraan nyo or kung pinagdadaanan nyo man siya ngayon. Levin, to start our conversation, let's talk about the definition of breakup. For you, what is breakup? Breakup sa akin, hindi pa ganun kalalim yan eh, para sa akin. Pero yun nga, isang beses pa lang kasi akong nakipag-break. Pero para sa akin, syempre, parang hindi nag-work syempre. Yun, para sa akin, hanap ka ng mas ano, mag-work. So para sa akin yun, hindi nag-work. Yun ang meaning sa akin. Ano. Pero naranasan mo na ba na parang sana yung, di ba first girlfriend mo kasi yun eh? Oo. Dala, parang first girlfriend mo at saka isa pa lang hindi pa nasusundan. Mm-hmm. So, inisip mo rin ba nung before ka nagka-jowa na parang, shit, ito na yung babaeng papakasalan ko. I hope it would be the first and last. Pag... Nung nagka-jowa ka. Parang inisip mo rin naman, ba? Oo naman, naisip ko. Mm-hmm. Nung kami ng jowa ko. Oo naman. Simula nung nakita ko siya, yun na pumasok sa isip ko. Ganun ako in love yun. Pag nakita ko ng isang tao, tapos ganun na sinabi ko, parang doon ako magiging seryoso. Eh, minsan lang ako magkaganon eh. Totoo. Wait lang. Bakit? Wala lang. Kasi diba minsan ka lang magkaganon. So, nung time na, ikaw ba nakipag-break o siya? Ako. Pero nakipag-break siya dati sa akin. Pero hindi lang natuloy. Tapos nung ikaw na parang doon na natuloy. Kasi napagod na ako nung huli. Pero nung time na parang you were about to like let go of that person, na makikipag-break ka na, nasa stop mo ba? Parang iniisip mo ba na, shit, parang hindi ko dapat gawin to kasi sayang. Shit, hindi ko dapat gawin to kasi gusto ko siya na yung last. Oo naman, naisip ko. Eh, pero hindi na healthy. Mahirap na yung ituloy na mga bagay na hindi ka naman ma-help na mag-grow. Exactly, di ba? Yun yung lagi ko ding sinasabi sa tao na why would you be afraid to let go of someone? Lalo na kung alam mo hindi na siya healthy at nakakatulong sa pag-unlad at pag-progress mo as a person. Mas nasasayangan tayo dun sa panahon, sa oras, kesa dun sa growth na pwede nating ma-achieve with another person na probably mas pwede pa tayong pasayahin. Oo. So that time na yun, nung nakipag-break up ka, parang inisip mo ba na joke-joke breakup lang yun or baka hindi, pwede naman? Hindi, seryoso. Parang alam mo na that is the final round na talaga. Hindi naman. Alam, kasi naghabol pa ako eh. Di ba, nakipag-break ako. Uh-huh. Parang mga isang buwan. Naghabol ka?
Hindi, parang sabi ko, ay, parang gusto ko ulit. Parang, parang alam mo yun, yung tinawag na nagpahinga muna, ganyan. Mm-hmm. So, parang nagpahinga ka ng 1 month, tapos? Kami, dalawa. Tapos yun, tinatry kong mabuo ulit. Tapos yun, nagkikita naman kami, pero... Tapos, hindi na nag-work talaga. Hindi na nag-work, tapos nagameron na siya ng bago. Ano yung naramdaman? Wala lang. Nag-give up na ako. Sabi ko, pag nga ganun may bago na kaagad, eh, hindi na ako papasok ulit. Ah, bakit pa nga makikialam, eh, meron na eh. Bakit? Okay, sorry naman. O, ano eto. Na when do you finally realize na, for example, hindi lang naman dun sa ex mo, pero you as Levin, as someone na meron din namang pinagdaanan. When do you usually finally realize na it's about to let go? Na promise, wala nang balikan to. Finally, I will let go of this person. Di na ako maghabol. Eh, kasi nung time na yun, di ba naghabol ka? So, yung letting go na sinasabi ko or pakipag-breakdown is yung finally hindi ka na naghabol. Yun nga nung huli, nung nalaman kong may nakakasama na siya, iba. Kasi kasama pa ng family niya, ganun. Kasama pa sa family niya. Tapos yun, sabi ko, ay, ekis na. Mm-mm. Sabi ko, madami namang babae dyan eh, Diyos ko. Yun lang. Tsaka ano no, hindi kasi, nakikita ko rin sa'yo na hindi ikaw yung tipong kapag hindi binigay sa'yo, edi pakay ko, parang ganun. And magandang trait yun at some point na parang, I value myself, I know my worth, kaya alam ko kung ano lang yung mga dapat kong habulin at hindi. Mm-hmm. So, masama ka ba sa family niya dati? Oo naman. Sa kanila, napumupunta ako sa kanila. Oh, tapos siya pumupunta rin sa family mo? Oo naman. Wow. Siya lang yung... una-unahan at huling pumupunta sa... Siyempre, baka siya lang naging jowa mo. Pangit naman kung isa lang naging jowa mo, lima yung dinadala mo sa bahay, bakit no? Bakit hindi? Ay, hindi naman. Biro lang. Biro. Okay. Tapos, pag ako kasi, ako naman, pagdating sa isang breaking up, na-finally, na-realize ko na siya na finally I have to move on with that person. If naisip ko na hindi niya na nilalabas yung best in me. Di ba mapapa-question ka every time you break up with someone, is this person bringing the best out in me? Nakakatulong pa ba siya para mag-improve ako? Nakakatulong pa ba siya para maging masaya ako? Kasi naniniwala ako na the perfect time to let go, for me ha, para sa akin to, baka mamaya may masabi na naman kayo. Para sa akin, the perfect time to let go is when nare-realize mo na mas madami na yung pain, yung toxicity at yung lungkot na nararamdaman mo sa taong yun compared sa saya at magandang nararamdaman. Mm-hmm. Di ba? Minsan kasi kahit mas madami na yung lungkot na nararamdaman natin at sakit na nararamdaman natin sa isang tao, tinitake for granted natin yun eh. Talagang tinatanggal natin yan kasi nga, sobrang mahal natin yung tao. Sabi nga nila, actually, pag ganun, lagi nang sinasabi, love is blind kasi. Kaya hayaan mo, hindi niya pa nakikita na mali siya, hindi niya pa nakikita na dapat na siyang umalis. Pero actually guys, for the information of everybody, love is not blind. Hindi siya bulag. 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 Hindi siya bulag. Love is not blind. It sees, but it doesn't mind. Hindi niya minamind kahit alam niyang mali. Hindi niya minamind kahit may alam niyang hindi na dapat. Kasi mahal natin eh. If you love a person, bakit mo naman mas pupunahin yung pagkakamali niya kaysa dun sa mga tama at pagmamahal na binibigay niya sa'yo? Diba? Ganun ka ba? Dumating ka na ba sa point na may tao kang nakasama na alam mong mas more of toxic person na siya sa'yo, pero nagsistay ka pa din kasi alam mo gusto mo siya? Nga, nung may karelasyon ako. Ah, siya? Naging toxic ba siya sa'yo? Hindi naman yung toxic na, no? Parang may mga, syempre, hindi ka kaugali, ganyan. Mm-hmm. Hindi yung mga ginagawa niya, minsan ayaw mo. So, yun. Para sa akin, mahirap. Kasi, yun nga, nag-aaral ako that time, eh. Mm-hmm. So, minsan, nasa inuman siya. Kasama yung mga, syempre, mga kaibigan niya. Eh, syempre, ako naman lalaki, hindi ko naman nahayaang matulog ako na hindi ko alam na nakaka-uwi siya ng safe ko. So, minsan, yung umaga, hindi ka rin natutulog. Hindi ako natutulog pag ganun. Ang cute mo naman. Bilang jowa. Papabayaan ako bang umuwi ng hindi safe? Ang cute mo, ang cute. Tapos mo. Yun. Ang cute. Hindi, cute ka. Tapos ito, number 3, bakit kaya nakikipag-break ang isang tao? Bakit nakikipag-break? Ikaw, sa idea mo. Siguro yun nga, yung pagpuno na ng puro toxic na lang, ganyan, puro away. Pero depende rin naman yun. May mga puro away din na dire-diretso pa rin hanggang... Mm-mm. Meron kasing mga tao na nakikipag-break for no reason. Parang yung nakipag-break lang dahil nag-away ngayon. Bahala ka dyan, break na tayo. May mga ganun. Aminin nyo naman o hindi. May mga relationships na parang ginagawang resort yung pakikipag-break para lang maging okay kayo. Kasi for example ako,
Bala ako dyan, break na tayo. Ayoko na sa'yo. Tama na, wag na. Tapos maya-maya, konting lambing lang, makikipagbalikan. Pero yun naman yung type ng breakup na parang alam mong lalambingin ka. Malas mo lang pag gumanon ka at nakipaghiwalay nga sa'yo yung partner mo. At sumanap ng iba. Yun ang mahirap. Di ba, ang hirap nun parang, tapos umuo siya dun. Di sige, break na tayo, tapos na. Tapos parang, uy, joke lang yun. Ba't mo naman ako pinatulan? May gumanon ka, parang nakipag-break siya sa'yo ng joke-joke lang, tapos pinatulan mo. Nakipag-break din ako? Hindi, feeling ko hindi. Kasi nararamdaman ko, in your past relationship, it feels like sobrang intense ng kung anong meron kayo. Oo naman. No, parang gano'n. No, parang hindi nyo siya na... hindi ka pumapayag pag nakikipag-break siya. Nung last na lang talaga because you feel like something is really going on. Parang ganun. Ako naman pag nakikipag-break na ganun, magaling naman akong umayos eh. Totoo? Basta lagi kong sinasabi, pag-usapan, kasi nadadaan naman lahat sa usapan. Mm-hmm. Yung mga babae kasi dinadaan sa init ng ulo, sa galit. Excuse me, hindi lahat. Ay, isa ka na doon. Hoy! Kailan ako nagalit sa'yo? Araw-araw. Hindi, pero nung pinag-uusapan naman natin? Hindi. Okay, na pag-uusapan natin yung levy. Ano minsan? Ha? Buti. Eto, ano ba yung mga reasons na hindi lang sa'yo ha, kung baga nakikita mo in the wider picture, what are the few reasons kung bakit nakikipag-break yung isang tao? Kung baga dito pumapasok yung non-negotiable traits natin na parang pag nakipag-break ka ganito. Iba't iba eh. Merong mga taong sa relasyon may nakakakita ng mas better. Marami din ganon. Halimbawa, hindi alam ng ano mo, may nakakausap na pala siya. So, minsan, magrarason ka na lang para makipaghiwalay kasi may nakakausap na siya. Iba't iba kasi. Ayun. Ano ba? Yun lang yung mga ano sa'yo, feeling mo parang reasons kung bakit makipag-break up. Minsan, sa ano ba? Sa support siguro, sa pamilya, ganyan. Oo, alam mo ba, agree ako dyan sa family. Kasi no matter how hard you try, kahit pa sabihin mo na hindi naman yung pamilya yung jojowain mo, it's very important for me na dapat magustuhan ka nung family ng partner mo. Kasi unang-una sa lahat, syempre, kung magiging kayo man until the end of time, magiging family mo din yun eh. Tsaka kahit hindi kayo, family mo yun eh. Diba? Kaya pag may nakikita akong mga tao na parang kalaban yung parents or may mga friends ako usually, for example, ganyan, tapos sasabihin, okay lang yun, di ko naman jojowain yung pamilya niya, siya naman. Kahit na. Di ba ikaw, gugustuhin mo ba magka-jowa, nakaaway yung family hindi, mo? Syempre. Di ba? Hindi ako mahilig makipag-away. Tama. Sa'yo lang. Ba't ka mo nakikipag-away sa akin? Biro lang. Pero ganun, isa pa sa mga reasons para sa akin na nakikipag-break is, feeling ko kapag yung pride nyo sa isa't isa. Tama sa'yo. Yung alam mo yung, alam niyang mali kayo pareho, pero walang nagsosorry kahit isa. Excuse me, ikaw yon. Kahit mali mo na, hindi mo ina-admit. Ina-admit ko. Na? Mali ako. Kailan? Palagi. Oo. Ba't di ka nagsasorry palagi? Nagsasorry ako ha. Hindi mo lang tinatanggap. Uy, tinatanggap ko. Alam mo. Hindi, pero ganun. Yung mga ma-pride na parang, ginawa mo ko eh. Dapat yung pride i-set aside natin. Technically, dapat mas mahal mo ko kesa sa pride mo. Yung mga pero babae talaga yung mga ganun. O hindi lang naman babae, kahit lalaki. Ma-pride din yung alam nilang mali na nila tapos kahit isang sorry, hindi nyo malang magawang magsabi. Siyempre, lalaki yan eh. Minsan, bakit? Anong meron sa lalaki? Matitigas eh. Matitigas? Matitigas ang mga ano. So mahirap para sa inyo mag-sorry? Hindi naman. Siyempre, ewan ko, depende. Ikaw. Eh, mga babae kasi, minsan, patagal din yan eh. Siyempre, magpapalambing. Nag-sorry na nga. Gusto pa ng isang oras magsusorry. Uy, buti nga isang oras lang. Yung iba nga, isang linggo, isang buwan. Ay, nako. Oh. Ako hindi ko kaya ng matagalan. Gusto ko naaayos kagad ngayon. Hindi naman kasi ganyan. Minsan, kailangan natin ng matagal na oras para mas ma-realize natin na, ay, baka matindi talaga yung ginawa ko. Alay, siguro hindi. Kailangan talaga mag-sorry ako ng malala. Ay, ganun. Nakasayang ang oras. Kahit na, bakit? Ano bang masasayang na oras doon? Siyempre, kung may stress ka lang kaso sorry. Hindi yun masasayang kasi marami kang ma-realize. So, kaya palang tagal. Na ano? Wala. Hindi mo naman ako sinasuyo. Ito. Ano ba may mga reasons? Cheating. Ayan. Reasons ng breakup. Karamihan din. No? Ako hindi naman ako cheat eh. Pero, nasasabi ko lang ngayon na reason ng breakup yung cheating. Pero pag ako niloko, tas sobrang gusto ko pa talaga yung lalaki, babalik at babalik ako. No matter. Diyos ko, ang pangit ng ganun. Kaya nga, ganun din kasi yung sinabi ko dati na hindi pa ako nagkakajowa. Pag hindi ka pa kasi nagkakajowa, sobrang perfect pa ng vision mo, ng ideals mo about sa pagmamahal. So, okay lang mag-cheat sa'yo na mag-cheat yung partner mo? Siyempre hindi.
life's pero reality. Pero marupok ka sa kanya. Ganun. Life's reality, Levin. Hindi dapat. Talagang dapat din na natin wini-welcome ulit yun. Kasi cheating is cheating. Ibig sabihin, may nakita ka na sa iba na hindi mo na nakikita sa akin. Mm. Diba? Na mayroon ka ng gusto sa iba at hindi na ako yun. Kaso nga lang, pag ikaw yung nasa position, it's easier said than done. Eh. Pero pag ikaw yung niloko, tas sobrang, for example, ikaw, niloko mo ko, nagkagusto ka dun sa isa, tas sobrang mahal pa kita, eh nalaman kong nag-cheat ka sa akin. Tapos ngayon, nag-sorry ka sa akin. Siyempre, parang ako, ha, sige na nga, huwag mo na ulitin, ha. Ganun. Parang ganun. Ako, kung mag-cheat yung babae sa akin, ay nako. Kahit pa sobrang mahal mo. Oo naman. Hindi ko kaya yan. Pero gusto kong ma-achieve yan na trait na parang, kapag ayaw na sa akin, sana huwag ko na rin ipilit. Siyempre, mahirap tanggapin, pero cut off mo na yun. Diyos ko, sabi ko nga dati, pag dumapo na sa iba, wala na. No. Doon muna padapuin palagi. Hindi, wag mo nang pabalikin sa iyo pag ganun. Totoo, parang ano mo naman, parang ang strong mo naman sa ganung side. Siyempre, dumapo na nga sa iba eh. Oh, nagigets ko naman yung point ni Levin and I agree with you na dapat ni naman na talaga wini-welcome. Kung yun nga, gaya nga nasabi ko dati, kung nag-usap-usap lang, okay. Pero yung nagkasama-sama na hindi na. Pero lahat naman kasi tayo may sari-sariling version ng karupukan, 'di ba? Malay mo yung karupukan ko ganun na side. Parang ganun. Ayoko, hindi. Kasi kung mag-cheat sa akin, Diyos ko, ilang milyon ang babae dito. Totoo daw. Agree din. Papalit ko lang sa dadapo sa iba. Tsaka bakit mo hahayaan yung sarili mo na magstay pa sa isang taong hindi naman na talaga ikaw yung gusto at meron na ibang gusto. Tama. Diba, para ka lang nagsasay ng oras. Sabi nila, yung sitwasyon na yun ay para kang namamangka sa kalsada. Hindi ka na nga umuusad, nagmumukha ka pang tanga. Pagbaha, pwedeng umalo sa kalsada. Ito naman, lalagyan pa ng lasang. Tama na yun. Ito, few questions. Naniniwala ka ba na lalaki yung unang nagsasawa pagdating sa relationship? Para hindi. Naging reason na ng breakup. Karamihan, babae din eh. No, diba? Laging sila yung depende. May rason. Lalaki halos kasi yung may rason talaga na it's not you, it's me. Ako talaga yung may mali. Usually sa lalaki mo maririnig hindi yan. Hindi rin. Kasi pag babae, makipag-break kami, hindi na, ayoko na. Parang ganun kami. Eh, kayo, madami kayong paligoy-ligoy. Hindi. Mga babae kasi, parang sila laging tama. Which is true. Ay, okay. Joke lang. Ay, hindi pala. Kahit na sila yung may nagawa minsan, sila pa rin yung tama. Di ba? Ha? Paano kami talaga yung tama? Hindi, parang mas paniniwalaan kayo lagi kasi babae kayo eh. Oy, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Hindi nga sa lahat ng pagkakataon, pero mapapansin ko lang. Na ano? Na ganun. Na? Siyempre, babae. Pero yun, pwede niniwala kang lalaki unang nagsasawa? Ah, depende. Kasi sabi nila, pag babae yung umayaw, parang, hindi, gusto pa yan. Pero pag lalaki daw yung nagsabi ayoko na, sorry, hindi na. Talagang pag umayaw talaga ang lalaki, ayaw na. Bakit? Eh, siyempre. Diyos ko, lalaki, siyempre, pag ang daming nakikita niya mga iba-ibang babae. So, pag ayaw na talaga sa'yo ng lalaki, ayaw na. So, ibig sabihin nun, pansin ko din yun sa lahat. So, ibig sabihin nun, every time na sinasabihan mo ako ng, yuko na morings, please, tama na. Ayaw mo na nun. Biro lang yun. Ano ba naman yun? Lagi mo sa sinasabi, ayoko na morings, tama na. Parang, hindi ako yun. Iba yun. Sino sa aming apat yun? Uy, ikaw, nagme-mention ka na naman ng mga bagay na hindi. Umpisan ko kaya, ha? Sige. Eto, i-rate natin yung mga breakup lines usually ng mga tao pag nakikipag-break. Okay, first in the list, yung title nga ng podcast natin ngayon na it's not you, it's me. Rate that from 1 to 10. 10 is the highest and 1 is the anong lowest. Re-rate? Paano nga re-rate? I-rate mo kung gusto mo ba siya or bet mo, tapos explain mo bakit. Rate mo na breakup line. Ha? Hindi ko bet. Oh, anong i-rate mo? Siguro 5. Bakit? Explain mo naman to naman. It's not you, it's me. Mm. Wala lang. 5? Ako naman, i-rate ko siya as siguro 8. 8? Mataas para sa akin kasi tama ko. Ikaw na kayong pag-break. Ikaw talaga may mali. Hindi ako. Ba't nagagalit sa akin? Hindi naman ikaw yung pinapatamaan ko. Pero gusto ko sabihin sa'yo na tama. 8 ko i-rate yan kasi tama ka. Ikaw yung may mali. Hindi ako. Pero masyado na kasing ano yan eh. Parang overrated na reason. Overrated. Next. Kailangan ko lang hanapin yung sarili ko. Rate mo? Ayan, mga 9 yan. Bakit? Eh, kadalasan ginagamit yan eh. No, tapos, babae. Gusto mo rin gamitin? Hindi ko. Saan ko pa hanapin ang sarili ko? Nahanap ko ng sarili ko. Oo, nahanap mo na? Oo, yung dawan na lang. Pero parang nahanap ko na din ako. Uy, sino yun? Hindi ko alam. Ikaw, magsabi ka kung nakahanap ka na ng dawan, ha? Nahanap ko na nga eh. Saan? Hindi ko alam.
Ano? Baka na dito sa FNC Mansion. Or baka nasa... Nasa Damuhan. Nasa Guba. Nasa Jensan. Nasa Cubao. Oh, sige, mag-mention ka pa na isang lugar. Wag na. Okay. Ako naman, kailangan ko lang hanapin ang sarili ko. I will rate this as 3 over 10. Bakit? Sobrang baba nito para sa akin kasi, again, like yung sinasabi sa inyo, wag kayo manggugulo ng isang tao kapag alam mong hindi ka pa ready. Diba? Ngayon, na nakapag-build na kayo, sinagot ka niya, naging kayo na, saka mo hahanapin yung sarili mo. At ang pinakamasakit pa doon, hahanapin mo yung sarili mo, pero hindi mo siya kasama. Gusto mo mag-isa? Eh di sana all throughout, nag-isa ka na lang, diba? Ba't nagagalit ka? Hindi kasi napipikon ako sa mga ganyang idea. Huwag ka magalit. I mean, sa akin lang naman to, opinion ko lang naman to. Kaya, Levin, kung ikaw, gagamitin mo sa akin yun, utang na loob, alam mo na yung ratings hindi ko. Hindi ko gagamitin sa'yo yun. Promise. Gagamitin ko sa'yo, kailangan ko lang alam. No? Hindi, wala. Hindi, wala akong gagamitin sa'yo. No, walang never naman ako. For example, pag makikipag-break ka sa akin, for example, pag jowa tayo, ano yung gagamitin mong lines? Wala, sabi ko, ala, ayoko na. Ang gulo-gulo mo. Parang true to life yun na. Ang gulo-gulo mo. Lagi mo ko inaaway. Mark pa off nga ng mic nito. Parang true to life na itong sinasabi niyo sa akin eh. Hindi, kung sample lang. Pero magulo na ako para sa'yo. Hindi ah. Minsan lang. Last week, magulo ka. Pero ngayong week. Natakot siya. Hindi nga. Hindi na nga. Ikaw, kung makikipag-break ka sa akin, anong sabihin mo? Hindi. Ako kasi siguro sasabihin ko sa'yo. Mahaba kasi ako makipag-break. Alam mo naman ako. Sasabihin ko na sobrang gusto pa kita. Pero, hindi. Pag makipag-break ako at mahal na mahal kita, sobrang gusto pa kita. Pero, sarili ko muna. Ganun. Ang re-reply ko sa'yo, sige. Charot lang. Ang pangit mo makipag-break. Huwag ka makikipag-break sa akin, ha? Tayo. Oh, ako naman, next. Ako ang may mali. Ako ang may mali? Mm-mm. Rate ba yun? 7? Bakit? Wala, parang katulad din yan nung una, eh. Nga, tama. Ikaw naman talaga yung may mali. Oh, ako? Hindi ikaw yung nakikipag-break. Siya yung may mali. So, ito nga naman, you deserve to be happy. Di ba? Nakakainis. Paano? Sasabihin mo sa akin, you deserve to be happy. Paano kung magiging masaya ako, nakasama ka? Oo. Eh, syempre, yun na yung opinion niya. Mukhang hindi daw siya sasaya sa'yo eh. So, sa iba na. Eh, paano? Ano, paano? Kasi ako naman yung magiging happy. Eh, baka nga hindi mo na siya napapasaya, ganyan, ganito. Hindi, ako nga yung sinabihan niya na magiging happy. For example, ako nakipag-break, so sabihin ko, you deserve to be happy. Oh. Paano kung ako... O, magpapakasaya ako. Paano kung yung reason naman ng happiness ko, eh, ikaw mismo? Ayun lang. Kailangan kasi parehas kayo. Totoo. Mahirap yung isa lang yung nag-give. Tsaka parang selfish din yun, no? Na parang iniisip mo lagi yung sarili mo na ikaw sinabihan kanyang you deserve to be happy pero ikaw gusto mong ipilit na kayo kasi alam pong siya'y magpapasaya sa'yo. Paano naman siya? Paano naman siya na hindi na masaya sa'yo at sa iba niya na gustong hanapin yung kasiyahang yun? Tama. Ang lungkot. Kailangan mo na maghanap nung parehas na ibinibigay mo. Mm-mm. No? Ba't naiyak ha? Hindi. Kasi naalala ko lang sa ex ko dati. Before kami nag-start ng relationship, isa sa mga bagay na inuna ko sa kanya, sabi ko talaga sa kanya, childish ako. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, maarte ako. Parang ganun. Which is tanggap mo naman na siguro. Oh, alam ko naman dati pa. Oo. Inuuna ko yan sa mga guys na nakaka-date ko. Kasi ayoko naggawing... Na... Ayoko na ginagawa nilang reason sa akin na ang arte mo kasi, alam mo ang sensitive mo, isip bata ka, ayoko na ginagawang rason yan eh. So una pa lang, uy, maldita ako ha, ginaganyan ko na sila. Para sa all throughout na nakita nila, alam na nila. So ngayon, sabi ko sa ex ko, sabi ko dun sa unang taong minahal ko na, alam mo, hindi ako makikipag-break sa'yo kung ang ibig sabihin lang nun, mag-aaway tayo sa petty things, yung mga maliliit na bagay. Hindi ako makikipag-break sa'yo kung napapagod lang tayo sa isa't isa, pwede tayong mapagod pero magpapahinga tapos tuloy ulit. Hindi part ng option yung pakikipaghiwalay. Mm-hmm. Ngayon, ang very reason lang kung bakit ako makikipaghiwalay sa'yo is third party. Mm-hmm. Yun ay kung may nahanap ka ng iba o may iba na. Kasi ibig sabihin nun, may mga bagay nang hindi ko kayang gawin. May mga bagay nang hindi ako ang nakakabigay sa'yo nun. And ayoko naman ipilit yung sarili ko sa mga bagay, tao o sitwasyon na alam kong hindi na ako kailangan. Ganun. Pero kinain ko lahat yun eh.
Kasi yung nga sabi ko, pag mahal mo, talagang babalik at babalik ka no matter what happens. Pero alam mo, I know better now and I learned a lot. Kasi ngayon, hindi ako nagsisettle talaga sa mga hindi ako nakikipag-commit or hindi ako makikipag-jowa. Ang hirap tumanggap sa akin ng bagong tao ngayon. Hindi ako nag-welcome ng mga tao kapag alam kong hindi kayang ang tao niya, hindi kayang ibalik yung energy and vibe na pinapakita ko sa kanya. I won't commit the same mistake again. Kasi again, hindi matatama ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Tama ka dyan. Diba? So ikaw, ano experience mo? Saan? So about sa pag-break off, for example, parang kagaya mo din ba ako? Pero hindi naman nagloko yung ex mo, diba? Hindi naman. Ano yung pinakamabigat lang na ginawa niya na feeling mo? Kaya tama na. Yun nga, nung break na naman kami noon, nagkameron lang siya ng... Maliban doon, syempre nung kayo pa, so sobrang okay na relationship okay yung dalawa. Okay, yung ugali lang namin, ng, ano, yung lagi lang siya lumalabas, nagiinom, ganyan. Ayaw mo nang ganun? Ayoko, syempre. Paano kung... Oo, hindi ako nagiinom eh. Wow! Pag yung dito lang, yung tayo-tayo. Hindi, Levin, umiinom ka pa din kahit hindi, ikaw lang. Hindi, dati so ngayon ka lang umiinom. Oh, minsan. So isipin mo ngayon, nasa sitwasyon ka ngayon na jowa mo na ikaw naman yung labas ng labas. Won't you ay nahitas hindi kanya pinayagan, okay lang sa iyo? Oo naman. Talaga? Oh. Iba talaga magmahal si Levin. Totoo. Pag nga ako may jowa ako, pag kung ano sabihin, okay lang. Lagi kong iniisip yung mararamdaman niya, lagi ganoon. Ha, kaya pala ganyan ka ngayon. Hindi wala. Okay, next. Pagdating naman sa breakup, naranasan mo na ba na yung parang nakipag-break ka ngayon tapos pinagsisihan mo siya after a second? Like, for example, nakipag-break ka ngayon. Hindi pinag- naman segundo. Mga siguro araw. Mga araw. Oh, tapos, pero pinagsisihan na technically parang ayoko na yun. Hindi naman. Wala naman. Ano lang? Wala. Siguro mga ilang araw, ganun. Hindi segundo. Tapos binabalikan mo? Eh kung ayos pa eh, kung may pwede pa, kung may chance pa. Hello? Kung may chance pa. Hindi, kung may chance pang mag-work yung sa amin, gano'n. Mm-hmm. So, what will be your next step? For example, makahanap ka ng bagong babae. Makahanap ka ng someone new. Ano yung mga bagay na iiwasan mo para maiwasan din yung breakup sa inyong dalawa? To the next girl that you will love again? Siguro, bakit pa nangiti? Kasi nakangiti ka rin. Siguro iwasan kong ano, yung... ma-obsess ng sobra. Kasi ganun ako eh. Pero hindi ko pa nakikita yung obsession part mo. Parang, I mean, kahit kanina, hindi ko pa nakikita yun. Wala pa naman eh. Oh. Parating pa lang. Okay. Tapos? Nasa flight pa. Okay. Pa-jensan, di ba? Okay. Biro lang. So, ayun. Yun siguro, yung obsession. Yun lang. Yung pag-gym mo, hindi mo babawasan. Bakit ko babawasan yung pag-gym ko? Hindi, wala lang. Isang oras lang yun sa isang ba, araw. Di ba, nung nagka-jowa ka ba, hindi ka ba obsessed na sa gym? Obsessed. Tapos, hindi nagiging awa, hindi nagiging reason na awa niya. Busy naman siya eh. So, gym saka yun. Saka nag-gym din siya. Lagi kami nagsasabi. Naalala ko tuloy yung sabi ni Doc sa akin, gusto ko nga makipag-collab dun sa kasama ko sa nag-gym na doktor eh. Kasi, sisi rin yun. Oo. Sisi. Oo nga, sinare ko lang. Collab lang, ganun. Pero biro lang yun. Hindi mo naman kailangan sabihin biro eh. Okay lang yun. Kahit bakit pa nagagalit. Hindi ako galit. Okay? Hindi ako galit. Sige na nga, sa breakup na to, feeling mo ba? Kasi isa sa mga na-remember ko sa teacher ko dati, high school pa ako, ewan ko kung applicable pa din yun ngayon, na parang, alam niyo walang karapatan makipag-break yung mga lalaki. Sabi ng teacher ko. Tapos tinanong namin, syempre bakit? Kasi unang-una sa lahat, dapat babae nakipag-break sa isang relationship. So lahat kami, ha, bakit sir? Kasi lalaki naman yung ano eh, lalaki yung nanligaw sa inyo. So technically, siya din dapat yung may right makipag-break. Parang ganun. Kasi siya yung nanligaw eh, siya yung nag-effort to make it work, siya yung nag-effort na parang maging kayo. Tapos biglang yung babae lang yung aayaw-ayaw. Pero parang nagulat ako nun, pero sabi ko, medyo tama siya. Kasi syempre, kayo nag-effort. Kayo naman yung unang nag-approach na, hello, hi, or pwede ba manligaw? Kayo nag-effort, kayo lahat. Pero at the same time, hindi mo kasi pwedeng pigilan eh. What if yung girl naman yung nakafeel ng mali? Diba? What if nararamdaman ng babae na something goes wrong din sa relationship? Ganun. Ikaw, what can you say about it? For example, pag ganun. Sa akin, mahirap naman yung babae lang dapat. Kasi, syempre, hindi lang naman...
hindi lang naman isa yung nagkakamali sa relasyon eh. Para depende din naman yan eh. Kung halimbawa, babae yung magkamali, ano yun, hindi pa pwedeng makipaghiwalay yung lalaki. Diba? Diba? Ang hirap. So, dapat, pag ano, pag kung sino yung nagkamali. Yun hindi, yun. Depende. Depende sa inyong dalawa. Kung sinong, yung parang ayaw na, pagod na, alam na yung hindi mag-work, eh siguro yun na lang. Oo, pero isa din to, naniniwala ka ba na, sige, mahalin mo lang yun ng mahalin, mapapagod ka din. Yung break na kayo, tapos hindi ka makapag-move on. Tapos parang, sige, mahalin mo lang na yun ng mahalin, tapos magiging ano din. Mapapagod ka din. Hindi ako naniniwala mapapagod sa ganyan eh. Mapapagod ka din. Parang, sige, habulin mo lang ng habulin. Tapos one day, magigising ka isang araw na parang hindi mo na mahal. Hindi mo na mahal. Siguro. Oo. Oh. Naniniwala ka? Oh, parang isang araw, parang mapapagod ka din. Oo naman. Ako kasi, naano ko eh. Parang nung nakipag-break sa akin dati yung ex ko. Parang sabi nila, sige, go lang. Hindi ka namin pipigilan. Kasi alam naman namin, one day, mapapagod ka. Hmm. Alam mo, hindi ako napagod. If hindi ako naging flight attendant that time, if hindi ako na-distract sa mga bagay-bagay na ginagawa ko, probably, ano, parang nag-ahabol pa rin ako sa kanya until now. Kasi yung focus, ewan ko, ako ba yung may mali? O sobrang mahal ko lang siya dati. Pero ang focus ko napupunta, mapupunta for sure sa kanya. Pag hindi ako naging flight attendant, doon kasi nag-start, nung nag-break kami, naging FA na ako, ang dami-dami na nangyari sa buhay ko, madaming opportunities. So sabi ko nga, sabi ko, good thing din pala na na-distract ako. This is a good distraction. Kasi nawawala yung ano, yung focus mo dun sa mga bagay na hindi na dapat nagma-matter. Ganun ako. Tapos sabi ko, shocks, paano ba mapagod? Uh-huh. Lagi kong kinu-question yung sarili ko, nag one year na lang, parang, paano mapagod? Paano siya hindi isipin? Paano yung isang araw, gigising ka na lang na hindi mo na siya mahal? Kasi that time, pinipilit ko, no matter what I do, labas din ako ng labas that time. Inom ka na, inom. Hindi kasi ako pala inom eh. Parang, ano? Parang magbabar, pero hindi ako inom. Parang, ano yun? Ano lang? Mag-ano lang, sightseeing lang. Hindi rin ako nagsa-sightseeing. Kasama ko si friends ko, tapos sasayaw lang. Pero without guy, parang sayaw. Hindi, parang hindi ka iinom ng sobra. Parang kung iinom man, syempre makikipagkapwa-tao ka, makikisama ka lang na parang ganun lang. Pero hindi talaga uuwi ka. Biglang malulungkot ka na lang ulit. Tapos nagkataon pa, makikita mo yung ex mo nandun pa sa same bar na nandun ka. Nangyari na sa'yo. Oo, ilang beses na. Oh, sa akin din. Kamusta experience na yun? Kwenta mo. Masaya. Anong masaya? Ano, masaya. But, kasi nagagalit yung ano niya. Ah, kasi may someone yun na. Oo. Tapos, syempre, yung mga kaibigan ko, ka-close pa rin siya. Minsan tinatawag. E di minsan nag... Oo, punta sa inyo? Syempre. Oo, tapos, anong nararamdaman mo? Tapos, yung mga kasama, mga pinsan ko, ganyan. Anong nararamdaman mo nung pag lumalapit siya? Wala lang, natatawa ako. Kasi yung nagagalit na, parang nagagalit na yung ano niya. Wala ba sa'yo yung idea na, shucks, ito yung minahal ko dati. Shucks, sa akin pa dapat ito ngayon. Lang. Wala ganun. Naman, wala naman. Tapos, hindi sumasama yung jowa niya? Hindi. Good naman sa akin yung babae hanggang ngayon. Ah, nag-uusap pa kayo? Nag-chat hindi, pa kayo? Hindi. I mean, wala na akong ano, something. So, wala ka na talaga nararamdaman sa kanya? So, ipapa-erase mo na? Baliw. Hindi, actually, that is a sign of love. Pero, hindi mo pa ipapa-erase? Saka na, next time na. Ano kasi, pa gusto mo laging ipa-erase? Hindi ko gusto laging ipa-erase. Alam mo, ako yung nag-worry dun. Hindi naman direct. Wala to ha. Gusto ko lang mag-come clean. Na syempre, for example, pag may gusto kang tao or nililigawan mo or someone na ano, tapos makikita mo may tattoo, kasi sino yan? Alam ka naman sabihin mo lola mo. O, bakit hindi? Eh, mukha yan ang ex mo ha. Eh, saka na. Gusto ko nga magpatato ulit eh. Di sasabay ko na yan. Oh, bakit? Ano? Wala lang. Kasi pag ako talaga, pag face up, ikaw mag-erase. Hindi, kasi, syempre, kung may bago kang babaeng mamahalin, tapos may tattoo ka na ganyang kalaki at visible pa. Oh. Diba? Lalo na, for example, magla-lovemaking kayo. Hindi, normal naman yun na topic. Lalo na, for example, magla-lovemaking kayo. Imbis na sobrang intense na nung pagmamahal na ano, bigla niyo makikita yung tattoo. Alam mo, maiinis siya niyan. Parang, putog na natin tuloy. Subukan natin kung maay... Diba na, ganun nga. Gusto mo masapak kita dito sa show ko. Biro lang. Pero ganun. Eh, next time, hindi pa naman tayo mag... Ay, iba. Oh. Hindi, naalala ko din nung sa bar. Ako naman yung magkukwento. Kasi sa bar, nakita din kami ng ex ko several times na kasama yung tropa niya, tapos yung tropa ko. Yung tropa ko din, parang friends niya, so nagpapansin. Tapos inaasar ako from time to time ng ano, ng mga friends ko na, uy, andun si ano. Tapos parang magkabila ang side pa kami. Oh. Eh, ako naman, parang sabi ko,
Siyempre ako medyo may feelings pa ako noon. So parang shocks na po siya. Ang dami niya nang inaakbayang girls. Parang may mga kasama na siya. Sobrang awkward sa akin nung feeling na yun. Kasi hindi ko alam paano mag-react. Mm-hmm. Hindi awkward sa akin yung kung wala na akong nararamdam. Kasi technically, wala akong pakialam kahit ano pa sabihin nila. Mm-hmm. Pero kasi pag may nararamdaman ka, talagang ma-awkward ka because you don't know how to react. Eh. Parang, ano ba, magiging okay ba ako? Sasayaw ba ako? Mm-hmm. Or titignan ko ba lahat ng umaakap sa kanya? Parang ganun yung naging time. Pero alam mo, wala naman akong pinagsisihan dun sa mga times na sobrang nahirapan ako mag-move on. Mm-hmm. Kasi technically, that's okay. Kasi nga, first natin, kahit ikaw na natagalan ka mag- move on. Tsaka ako. Nagalan din naman ako. O, di ba pareho kasi nating first yun eh. Pero hindi naman ako yung, ano, tipong pinapakita ko na hindi pa ako nakamove on. Ako din naman. Hmm. Sikreto din naman ako mag, ano, mag-move on. Lagi ko sinasabi sa kanya na pa, hindi okay na ako. Well. Parang, oh, lagi ko sinasabi ganun ako sa kanya. Pero, syempre, deep inside, parang hindi mo ma-feel. Pag first mo kasi, syempre, nag-expect ka na sana siya na yung last. Tapos biglang hindi pala. Pero we have to accept the fact na hindi talaga tayo para sa isa't isa. At hindi ikaw yung magpapasaya sa akin. Pero minsan, manaisip mo parang gusto mo parang kausapin, ganyan. Ngayon? Ay, hi, hello, ganyan. Ngayon ba? Hindi. Hindi. Wala na talaga. Sobrang thankful ako na na-realize ko na siya ngayon. Mm-hmm. Siguro na nalunod ako sa lahat. nalunod ako sa lahat ng opportunities na meron ako mm-hmm. ngayon. Never ko naisip. Never. Wala na lahat. So parang kahit for example, nag-chat naman siya. Mm-hmm. Pero parang, tumatawag pa siya nga minsan kasi nasa outside country siya. Parang ganun. Tapos hindi ko man lang sinasagot yung tawag. Tapos iniisip ko, nung dati na ako naghahabol, kung ginawa mo yan ng time na gusto pa kita, probably wala pang isang second, sinasagot ko na yung call mo. Probably wala pang isang minuto nakapag-reply na ako sa'yo. Ngayon, pwede ka naman magsabi ngayon eh. Manawagan. Hindi na nga. Ang kulit mo. Ipuskya ka ta sa ex mo. Probably ka naman. What will be your message to the next girl that you will fall in love with? Mensahe mo dun sa babaeng sunod mong mamahalin. Huwag kang mag-alala. Ako, totoo naman ako magmahal. Ako, palabiru lang pero mamahalin kita. Oh. Ganun lang. Pero, yun nga. Anong yun nga? Ayun nga. Ano? Huwag kang mapapagod yun. Huwag kang mapapagod. Baka nakakapagod ka ba? And, minsan lang siguro. Pag sobrang obsessed ko, ganun. Ano ba yung mga klase ng obsession na meron ka? Hindi, parang gusto ko lagi ka-call, ganyan. Gusto ko lagi nag-update, nagte-text, ganyan. Totoo? Ganun nga ako eh. Parang doon na umiikot ang mundo ko pag may shot ako. Alam mo, sabi ni Skasta Klee. Ano naman sabi ni Skasta? Huwag mong gawing mundo. Ayun nga ang pagkakamali ko. Yung alam mong dapat ay tao lang. Yun nga ang pagkakamali ko. And you should learn better. Pero baka naman sa maging next jowa mo, baka masyado ka namang carefree na wala kang pakialam. Pwede. Depende. Kung anong setup. Siyempre, first ko yun eh. Kaya ganun ako eh. Dati, hindi naman ako lumaki sa yung parang may care ng babae. Kaya ganun ako pag nagka-girlfriend. Totoo ba? Ah. Alam mo, I can't wait to see the Levin na dinidescribe mo ngayon. Kasi as of now, wala kami nakikitang Levin na ganyan. Sure ka? Oo, wala talaga akong nakikitang Levin na clingy. Hindi, medyo clingy naman si Levin. Pero wala akong nakikitang Levin na yung mahilig mag-update. Kasi kahit sa chat ng group chat namin sa FNC, madalang yan mag-reply. Hindi pa magsisin ng messages yan. Tapos, walang pasalubong na dala. Ang yaman-yaman mo. Diyos ko. Ano ka ba? Ano ka ba? Ay, papasalubong kita. Nang lalaki. Charot. Ano? Hindi ganyan tawa mo. Hindi. Pagdating sa break, di ba, pag naaano yung nasa segue natin. Pero for example, bumalik yung super, yung nakipag-break ka dun sa tao na super mahal mo. Sa ex ko, gano'n. Oo. Bumalik siya. Pero, may someone ka na ngayon. Hindi pa kayo, pero sobrang okay. Siguro kung dati-dati. Hindi, ngayon. Ay, hindi. Totoo, kahit mga pag... kinukwento mo sa akin na sobrang gusto mo pa eh. Hindi na. Hindi man kami nag-ausap ng maayos nung paghiwalay. Okay na yun. Okay na yun, bakit? Wala lang. May one time nga yun, parang nasa labas ako ng tok noon eh, nung season 3. Oh! Hindi, nasa ibang bansa kasi siya. Ah, okay. Akala ko yun yung time na nagpaalam ka at lumabas ka, tapos may narinig akong chika. Hindi. Nasa labas ako noon. Parang nagiinom ako, tapos nakita ko yung... Nasent home na ako nito ha.
Nakita ko yung... Send home yung pangalan mo pagkakataon o yung first? Yung first. Nakita ko yung tropa niya. May, so, tinawagan niya yung ex ko. Tapos yun, parang hinarap niyang ganun. Tapos nag-high kami ganun. Ano naramdaman mo nun? Yung totoo, yung first time kong makaka-interact ulit siya ng ganun. Wala lang, na ano lang ako, naalala ko lang lahat, parang ganun. Wow! Tapos umuwi na ako. Kakarating ko lang nun eh, umuwi na ako. Ano naramdaman mo nun? Wala. Parang nag-bring back memory, oh, bring back syempre. Memories ka. Parang first time ko ulit makita eh, at tapos yun, nag-hi hello kami. Hi hello lang. Tapos nahiya na siya, parang ginano niya na yung kaka. May jowa na siya nun. May jowa na siya. Hanggang ngayon sila pa din. Oh. Anong message mo sa kanya? Wala naman. Hindi message as someone na... Ayun, happy lang ako na masaya na siya. Ano? Diba? Ayun. Ako din, dun sa message ko sa ex ko. Ano? Thank you sa mga panloloko mo. Hindi, kasi kung hindi naman dahil dun sa mga ginawa niyo, probably hindi naman ako si Gandang Morning today. Kaya nga sabi nila kung may nire-regret ako, hindi, kahit yung mga taong ginusto ko, iniwan ako at sinaktan ako, hindi ako nag-regret dun. Because that goes to show na nag-ambag sila ko sa kung sino ka ngayon. Tama. Diba, yun yung mga pagkakataon na baka naging inspiration sila for you to be better, mas naging... Mm. Kaya... Mm. Ito, kaya naman sinasabi ko din na parang, kaya ngayon, pag may umaalis na tao sa akin, or parang, easy lang for you to let me go, I don't care. Parang sabi ko, kasi ibig sabihin nun, sa dinami-dami ng tao, hello, baka, for example, guys, hello, si Gandang Morings ako, bakit ako magsasettle? Hindi dapat naman talaga, kahit hindi ka pa content creator or someone, hello, ako to. Sobra akong magmahal, grabe akong magbigay ng pagmamahal. Pwede kong ibigay sa iyo lahat-lahat, tapos gaganyanin mo lang ako. Sino ka? Diba? Kesa, bakit mo hahayaang masayang effort mo dun sa mga taong ganun at sasayangin mo lahat ng pwede mong ibigay? Ibigay mo na rin sa taong deserve nun. Tama. Diba? Kaya pag tinatakot-takot ako na, ay si ano naman talaga yung gusto ko? Ay si ano naman talaga yung gusto ko? Eh di doon ka. Kaya nga. Diba? Ang dami-dami naman tao sa mundo. Diyos totoo. Ko. Isang barangay, makakakita ka ng 100 o ilan. Diyos ko, isang barangay pa lang yun, ha? Levin yung akin naman, isang tao lang. Hindi naman ako nagmamahal ng isang barangay. Hindi naman. I mean, kung hindi mag-work sa isa, ang dami-daming pwede na magbibigay sa'yo ng binibigay mo rin. Mm-mm. Kaya ito, isa sa mga questions ko, kapag ba, for example, may Dorings pa rin at nagka-jowa ka, will you let go of Dorings? Hindi. Bakit? Kahit magselo siya? Hindi naman ako magkakajowa eh. Hoy, imposible, hindi ko magkakajowa. Malay mo, ikaw. Ang ano? Malay mo, tayo pala. Oh, di tuloy-tuloy. Pero what if nga, pag ibang... Ayoko na! What if, malay mo nga, di ba? Oh, itigil mo pa ba kung tayo pala? Siyempre, kung tayo talaga hanggang dulo, I would be very happy. Kasi ibig sabihin, pwede. Hindi, pwede nating i-ano. Pero kung hindi naman, happy pa din ako. I would be very happy as well. Kung masaya ka, kahit pa ibang tao yun, masaya ako for you. Wow. What if nga, iba? Iba yung makatuluyan mo. Eh, siguro, depende sa kanya. Mm-mm. Siyempre, kung nakiklik tayo, tapos tuloy-tuloy. Tapos, kung hindi siya happy, eh di mas pipiliin ko na lang siya. Ako naman kasi ganun eh. Hindi ko iniisip yung kung ano yung ano, basta nagmamahal ako. May one time nga nung kami nung ex ko, sa Lyceum ako nag-aaral noon. Sabi ko, ano ba, lilipat ba ako ng Manila o hindi? Manila ba siya? Hindi. Nasa Batangas. So parang dinedepende ko sa kanya kung saan ba ako. Parang ganun. Alam mo, Levin, ito ha, isa sa mga bagay, kahit yung partner ko naman dati, isa sa mga bagay na sinasabi ko, lahat ng desisyon mo sa buhay, huwag mo idedepende sa partner mo. Kahit sobrang mahal mo pa siya. Lagi mong pipiliin yung sarili mo at kung ano yung makakatulong sa'yo para mas maging masaya at para mag-improve. Kasi most of the time, pag naghiwalay kayo, pagsisisihan mo lahat yun. I mean, pagsisisihan na hindi naman niregret dahil, ano, kasi minahal mo yun eh, pero niregret kasi dapat pala mas naging okay ako kung dito ako. Parang mga ganung bagay. Ito yung nakakatawa pa doon. Kasi that time, parang kachat ko pa lang siya. Dinedepende ko na sa kanya. Yung kung saan. Kachat pa lang! Kaka-break pa lang nila nung ex niya. Eh kasi nga, sabi mo, unang kita mo pa lang sa kanya. Oh, shocks, ito na yung mapapangasa. Oh, kaya sabi ko, ano ba, lilipat ba ako ng Manila? Kung lilipat ako, parang hindi ako makikita to. Kasi nasa Batangas siya. Oo. Anong sinabi niya? Anong sagot niya nung tinanong mo siya? Hindi ko na matandaan eh. Basta kaka-break na lang noon. Tapos, di ba, kachat ko siya. So, nagbalikan sila ng ex niya. Tapos, makaisang taon, nagkausap ulit kami. Naghintay ka? Oo, gustong-gusto ko nga siya. Wait lang, so kahit may jowa siya, hinintay mo? Oo, kinukulit ko minsan na hindi siya nagre-reply, may jowa siya. Grabe, Levin! Gusto ko nga siya. Gusto ko talaga siya. That time.
Tapos, after nung isang year, paano mo nalaman na nag-break na sila? Updated ka nun? Ano, yung mga kaibigan niya, nakikita ko, sabi, uy, single na si ano. Oh, so yun. Siyempre, DM ko, uy, hi, kamusta? Ganyan. So, nag-reply naman parang nung break na sila. Mm-hmm. May ilang buwan mo siya niligawan that time? Hindi ko alam, may mga 3 months or 4 months ata. Mm-hmm. Grabe na yung pinaka-painful na part nun. Yung parang nakita mo yung taong to as someone na who will you grow old with. Parang ganun. Parang nakikita mo na sana siya na yung kasama kong tumanda. Tapos biglang darating ka sa isang araw na kailangan mo na din mag-decide na makipag-break. That's why, kung akala nila na, mahirap naman ang moving on. Pero one of the hardest part din ng love or relationship is actually breaking up with someone. Kasi minsan, ang hirap-hirap magpaalam, lalo na pag hindi mo pa oras magpaalam. Diba, you cannot find the perfect words to say, you cannot find the perfect time para sabihin yun, kailan ba, paano. Tapos, sa part naman ng maiiwan mo na siya yung, sa kanya ka makikipag-break, ang hirap kasi hindi mo rin alam anytime iiwan ka pala ng taong to. Anytime pwede kang maiwan, kahit pa malungkot ka ngayon, pwede kanyang iwan as long as gusto niya iwan ka. Diba, that's why it's really hard. Kaya naman, pero, dapat, wag din natin i-sugarcoat. Kapag ayaw mo na, ayaw mo na. Kasi either way, masasaktan yung taong yun eh. For example, either way na magpaka-plastic ka doon, 'di ba? Magpaka-plastic ka at sabihin mong sige, go lang kahit hindi mo naman na nararamdaman yung presence niya. Masasaktan siya noon kasi mararamdaman niya hindi mo na ako mahal, bakit ganyan ka na? At masasaktan din naman siya kapag inamin mo yung totoo na wala ka nang gusto sa kanya. So choose the lesser evil. Doon ka sa totoo, at least alam niya kung anong nararamdaman mo. Kaya 'di ba pag may mga, for example, may friends ako na, uy, Moreng, yung jowa ko, sabi niya ano daw, hindi niya na makikipag-break na siya. Kailangan niya lang daw hanapin yung sarili niya. Lagi kong sinasabi sa kanya na sige, hanapin niya muna yung sarili niya. Hanapin mo din yung sa'yo, parang ginaganon ko. Pero pag yung friend ko yung makikipag-break, lagi kong sinasabi na sabihin mo yung totoo. Huwag mong hahayaan na gumaya ka sa ibang tao na parang isusugarcoat pa kasi masasaktan at masasaktan mo yan. Ngayon, sasabihin mo sa kanya na kailangan mo lang hanapin yung sarili mo tapos makalipas yung 2 linggo, may jowa ka na. Aba, nahanap mo yung sarili mo sa ibang tao? Ganun ba yun? Tama. Diba? Kaya, ganun ka ba? Ha? Ganun ka? Hindi. Ano? Sinasabi ko, magsasabi. Pero pag yung mga naliligaw pa na parang gusto mo lang medyo ibastet, magsusugarcoat ako. Pero pag yung taong minahal mo naman na, pero pag yung taong minahal mo naman na, o yung taong parang may nakasama mo na, inaamin ko. Kasi syempre may pinagsamahan tayo. Diba? So ano yung mga natutunan mo? What's your takeaway sa segment natin na More with Morings? Natutunan ko? Mm-mm. Mahalin ka? Ay. Joke lang. Hindi, natutunan ko syempre yung mga iba't ibang ano mo, ng breakups. Syempre, naalala ko din yung mga panahong masasakit, ganyan. Syempre. And isa man lang yung breakups na naganap sa buhay ko, eh, syempre, andin yun. Lesson learned din yung mga ganong bagay, di ba? Totoo. Tsaka kahit isa lang yun, no? Wini-wish natin na sana hindi na masundan. Oh. Ako, as much as possible, to the next guy that I will love again, sana wag mo na hayaang mapunta tayo sa pagkakataon na we have to let go of each other. Though, it's inevitable. May mga pagkakataon talaga na kailangan mo siyang i-let go kasi hindi dahil ginusto nyo lang, kundi dahil tawag ng sitwasyon at pagkakataon. Di ba may mga breakup kasi na hindi dahil ginusto ko lang, pero kailangan. Hindi lang dahil parang trip-trip mo lang, pero yun na talaga yung kailangan na dapat natin gawin para pareho tayo mag-move forward. Sana, ano, pag alam mong kaya pa namang ayusin natin. Huwag nating hayaan na dumating pa sa point na magkalabuan tayo. Kaya, di ba, pag nag-aaway, lagi kong sinasabi sa'yo, pag-usapan kasi natin. Di ba, siguro nature ng mga lalaki na parang, ayaw na, tama na. Hindi, ikaw kasi lagi kang galit. Hindi, eh. Tsaka Levin, pag alam mong paiyak na ako, ayaw mong nakikipag-usap. Bakit? Ewan ko, nung di ba yung nandito, tapos nandun ako sa taas, sabi ko, Levin, usap tayo. Hindi, ayan, iiyak ka na naman. Siyempre, ang hirap kayo makipag-usap sa umiiyak. Bakit? Wala. Sa'yo lang naman, I mean, sa'yo lang. Ba't umiiyak ka hindi na? Hindi ako umiiyak. Oh. Hindi, pero ganun. Wala lang. So, yung takeaway mo. Yun lang sa buong pinag-usapan natin. Hindi, syempre, yun nga yung mga lesson na nangyari before. Mm-mm. Ayun, hindi naman kailangang ano yun na masasamang ano yun. Syempre, lesson yun eh. Syempre, hindi man ganoon kaganda yung mga past mo, yung mga breakups nyo, eh,
ano pa rin yun, may matutunan at matutunan ka pa rin sa mga ganun. Tsaka gusto kong sabihin sa lahat ng mga tao nakikinig ngayon dito sa podcast or nanonood man, please, no matter how hard it was for you, no matter kung gaano man kayo nasaktan in the past, kahit gaano man kayo kanaloko at gaano man kahirap para sa inyo magtiwala ulit, please never ever be afraid to fall in love again like it's your first time. Wow. Kasi probably pagmamahal ang isa sa pinakamagandang pwedeng mangyari sa inyo. 'Di ba? Sabi nila hindi naman daw sa money nagre-revolve ang mundo, pero tandaan niyo sa pagmamahal nagre-revolve ang mundo. Ewan ko lang. Libre lang 'yan. Oo, libre lang 'yan. It's probably it's one of the most beautiful things na pwede mong maramdaman. Libre ba 'yan? Oo naman. Gusto mo ba? Alin? Ng pagmamahal? Bakit hindi? Buris. Bibigyan ka daw ni ano? Sino? Ay, joke lang. Hindi. Bibigyan kita, syempre. Seryoso. Ng pagmamahal. As a Propa. Friend. Oh. Dalawa na tayo nag-disclaimer. Direct. Oh, pero yun, never ever be afraid to fall in love again like it's your first time. Tsaka ako, isa sa mga takeaway ko din, few takeaways that I would like to impart to everybody as well, is that, ano, never be afraid to get out there. Hindi. Never ever be afraid to learn the same lesson again. Mm-hmm. Kasi hindi naman dahil na, for example, nangyari yun sa unang pagkakataon, hindi na ulit pwedeng mangyari yun sa pangalawang pagkakataon. Probably maluloko ka ulit sa pangalawa, pangatlo, pangapat at unlimited na pagkakataon. Pero again, it's really up to you eh. Kasi sabi nga ni Ellen Adorna, you deserve what you tolerate. Diba? Sabi din ni Jody Santa Maria, Ang dami naman. Na mag-set ka ng boundaries, what you allow is what will continue. So, set boundaries. Pag alam mo na palang nangyayari yun ng paulit-ulit sa'yo, mag-wall ka na agad. Ilock mo na agad na, shit, ikaw hindi na kita pwedeng papasukin. It's not being choosy. It's not just having super high standards. Mm-hmm. It's all about protecting yourself from being hurt again. Mm-hmm. Diba? Ganun lang yung mga pagkakataon na yun. Kaya naman, kayo, choose wisely. Charot. Hindi, breakup is really inevitable. Nandiyan yan, part yan ng buhay for you to grow and to progress as well. Kaya I hope, Levin, you've learned a lot. Oo naman. Kaya naman, lalo yung mga sabi ni, Jody Marie. Sino? Sino? Tsaka si Ellen Adarna. Oh, ang dami naman sinabi nila. But parang hindi mo natandaan. Meron din akong may nagsabi din sa akin eh. Oh, ano? Si Robin Padilla. Anong sabi ni Robin Padilla? I love you. Talaga? Mm-hmm. Hoy, wag mo sasabihin yung I love you kung kani-kanino lang. Hindi ko naman sinabi sa'yo, biro lang. Eh, si Robin Padilla nga may sabi. Oh, sabi ni Robin Padilla. Oh. Liver lover boy. Liver lover. liver lover. Di mo lang pinoprotektahan yung liver mo eh. Uy, pinoprotektahan ko. Natuwa ako. Ang ganda ng banat mo doon. Hindi, ikaw puro sabi ni Jody. Kasi totoo naman yun. Totoo din naman yun. Sabi din ni Robin eh. Pero this year, di ba? Last year and this, last year, 2022 and 2021 is really years of breakup. Mm. Ang daming mga, hindi lang mga normal na tao, hindi lang yung mga commoners. Ito ang tao naman eh. Hindi, pero last year talaga is definitely one of the grabe. Ang dami nangyari, mga influencers, content creators, celebrities na nag-break. Mm-hmm. Diba, isa na doon, si Skostak Lee. Sino pa ba? Si Zainab. Mm-hmm. Sino pa may mga nag-break? Basta madami, yun lang pala yung pangalan. Pero madami nag-break last year ha. And alam mo, parang na-realize ko na, shocks, year of breakup. Naniniwala ka ba pag sinabi nila na yung isang taon is year of breakup? Alin? Yung taon, last year? For example, ngayong hindi, sasabihin nila 2023, uy, Levin, it's year of breakup. Hindi, depende din naman yun sa tao eh. Exactly, may point, diba? Masyado nating dinedepende yung mga paniniwala natin sa sabi-sabi lang. Oh. Pero actually, tayong mga tao ay nagko-control nun. Tsaka diba? Simula noon pa naman, lagi namang may nagbe-break eh. Totoo. Pero naisip wala ko, naman yan sa taon eh. Totoo. Pero naisip ko din na isang part, for example, nag-aaway. For example, tayo mag-jowa. Tapos nag-aaway tayo, biglang sasabihin na parang, nag-away tayo, hindi tayo nagkaroon ng intindihan. Parang nagiging very ano tayo. Tapos biglang, shocks, ito na talaga yun. Ito na yung sinasabi nilang year of breakup. Magbe-break na tayo. Parang ganun. Hindi mga naniniwala sa ganun. Oo. Hindi ka naniniwala. So, pag for example, pag hindi ka rin naniniwala kapag tumalon ka para tumangkad ka. Hindi, Diyos ko. Ha? Ba't ako naniniwala? Masyado ako naniniwala. Yung ano sa amin, talon ng talon, di na tumangkad. Ikaw ba, hindi ko ba tumalon? Ever? Dati nung bata, pinapatalon ako nung mga matatanda. No. Sabi, talon ka, bagong taon na. Pero, ito naman yung height namin talaga. Ang yabang mo, porque, ano bang height mo? 5'11", ganun.
Ah, dito ka? Ay, matangkad ka. 5'4 lang ako eh. Ayun. 5'4 and a half. Pwede ka tumatalon. Dapat tumalon ka. Okay. Ano ba ba yung mga ano? May mga, yung close ka ba sa parents mo? Sakto lang. Mom or dad? Mom, ganun. Anong work ng mom mo? Ang mama ko, nasa ibang bansa eh. Until now? Oo, oh, nasa ibang bansa mama. Asan na bansa? Nurse, mami ko. Sa ibang bansa, sa Israel. Uy, punta tayong Israel. Tara. Ang ganda sa Israel. Di ba yun, doon may mga Jerusalem? Ah, doon. Oo, ang ganda. Hindi ka ba niya kinukuha? Huwag kang pumunta doon. Pinapapunta dati, pero... Huwag. Dito ka lang. Huwag ka pumunta doon. Huwag ka nga pumunta doon. Sabay tayo. Ano sabay tayo? Pupunta doon. Bakit? Wala lang. Ano wala lang? Para may tirahan ako doon kasi nandun yung mom mo. Hindi. Umuwi naman yun eh. Ah, kada taon? Hindi naman. Basta ang dad mo? Nasa amin. Anong work ng dad? Mga business naman. Yung siya nag-ano. Ay, oo guys. Sa mga taga-Batangas daw dyan. Na kailangan ng lights and sounds, alam nyo na. Pero what's the greatest thing that you've learned sa parents mo? Yung kahit hindi naman sinabi, parang nakita mo lang na parang ginagawa nila. Na-realize mo na, ay, ito. Hindi ko alam eh. Siguro yung pagpupursige, ganun. About love. Lalaki kasi malabo wala, itong makakuha ng ano. Sa akin naman kasi, sa mom and dad ko, lagi kong nakukuha sa kanila na lesson is that, sabi ng mom ko dati, na kung nag-aaway kayo mag-jowa, mas matindi daw kapag mag-asawa na kayo. Kung akala nyo, sakto-sakto na lang, o yan yung pinakamabigat yung napagdaanan. Pag nag-asawa ka daw, sobrang iba. Kasi, sa mag-asawa mo, sa pag-aasawa mo, lahat mararamdaman. Yung pagsasawa sa partner, pagsisigawan, yung todong away, minsan nagkakasakitan pa. At hindi naging part ng option yung paghihiwalay. Parang ganun, parang wake up ka isang araw dahil nga sobrang comfortable na kayo sa isa't isa, gigising ka nang paulit-ulit na siya nakikita mo. Darating at darating ka daw talaga sa point na magsasawa kayo sa isa't isa. Na mapapagod ka na siya na naman yung katabi mo, na mapapagod ka na siya na naman yung makikita mo sa umaga. At lahat yan, nag-go through sa process na ayoko na. Let's stop this. Pero ano mo, bakit marami nagtatagal na mag-asawa at magka-relationship? It's because they chose to stay. Oo naman. Mas pinili nilang mag... Kahit masakit na gano'n. Oo, mas pinili nilang mag-stay. And lagi nilang sabi ng mami ko, pag dumating sa point na nag-asawa ka na, please always remember na kausapin mo yung partner mo at alalahanin mo kung bakit kayo nagsimula. At alalahanin mo kung bakit nga ba kayo nag-start sa pinakaumpisa at bakit nagkaroon ng kayo. Di ba yung kasing kalimitang nakakalimutan natin, nagpapadala tayo sa emosyon at most of the time, kaya naghihiwalay din yung mga tao is nagde-decide tayo pag galit tayo. Pero hindi ko naman sinasabing lahat. May mga relationships naman na pinag-uusapan ng mahinahon. Pero meron kasing mga times na pag nag-away kayo, tara break na tayo, yoko na sayo. Di ba? Without actually thinking na baka nadadala lang tayo ng emosyon. Ikaw, ganun ka. Uy, nakikipag-break ba ako sa'yo? Hindi. Lagi ka nadadala ng emosyon. Gaya, anong sinasabi ko pag nadadala ako ng emosyon? Marami. Gaya nang, magsabi ka ng isa. Hindi tumitigil yung bibig mo. Ikaw, masyado kang ganyan. Ang hinahon ko makipag-usap hindi sa'yo. Alam ng viewers. Ang bait ko, hindi. Nag-promise na ako na super mabait na ako ngayon. Mm-hmm. Oh. Di ba, nag-promise na tayo? Promise! Ha? Ha? Oh. Hindi, pero yun lang. Parang sabi ko, nasa tao pa rin talaga yung desisyon kung magsistay sila o hindi. Diba? Oh. Pero hindi naman natin ma-invalidate yung nararamdaman ng ibang tao if they feel like hindi na, it's not working anymore. Kasi, unang-una sa lahat, sila lang naman yung makakaramdam if it's still working or not. Kaya ako, pag may mga friends ako na parang, for example, diba alam naman natin may mga tropa tayo dito sa FNC. Oh. Or hindi lang dito, may mga tropa tayo sa labas na, hindi ko maiwan-iwan yung jowa ko. Kahit anong, ang sakit-sakit na, pero gusto ko pa rin siya. Eh di ko, hindi ko siya sasabihan na makipaghiwalay na siya. Lagi kong sinasabi, alam mo, walang kwenta yung advice ko. Lagi kong sinasabi na ganyan, gawin mo kung saan ka masaya. Tama. Do what makes you happy. Kapag sinabi ko kasi, natigilan mo na yun, makipag-break ka na, sure ako hindi mo gagawin. Kasi alam ko yung pagmamahal mo sa kanya, sumusobra pa. Pero tandaan nyo, lahat ng sumusobra, sayang. Wow. Di ba? Pero, wag mong sobrahan. Pero, kapag nararamdaman mo naman ng hindi na tama at na, nawawala na yung sarili mo in the process, I feel like you have to let go of that person. Ha? Kasi pag alam mong masakit na at hindi na tawa, tama. Kapag alam mong masakit na at hindi na tama, itigil mo na. Huwag mo nang gawing tama at huwag mo nang gawing dapat. Malay mo naman. Oh, kaya ikaw, Levin, kapag alam mong mali na,
huwag mo na gawing tama. Wala naman. Pero pag alam mong tama, eh, pagpatuloy mo. Alam ko naman tama. Kaya naman, guys, I hope you had fun with this conversation. Natuwa ka ba? Parang natuwa hindi ka naman natuwa. Natuwa. Ikaw pa rin yung kasama ko sa Thursday at Friday, ha? Oo, tuwan-tuwa ako sa'yo. Parang hindi na siya natutuwa. Hindi, tuwa, natutuwa. Siyempre, iba't iba naman yung pinag-uusapan natin. Eh. Oo. And of course, I hope you guys had fun. Pwede nyo pa rin mapapakinggan po itong MW. Pwede nyo pa rin po mapapakinggan itong podcast namin. Available na siya sa Spotify. Kaya naman, abangan nyo as we go this year. Mas marami pa tayong pagsasamahan. Yeah. And alam mo, I'm so happy, Levin, because we started this year together. Yeah. Sobrang masaya ako kasi ikaw yung nakasama ko. And we created Dorengs, wow. Diba? Kaya naman sa mga team Dorengs natin dyan, kapit lang kayo. Kumapit tayo ng sabay-sabay. And of course, sobrang komportable ng inupuan natin. Oh, syempre, maraming salamat sa Home Suite. Diba? Napakalambot, diba? Ang sarap magtsikahan pag ganito yung upo. Exactly. Alam mo yung ako nakaganito na nga, parang nasa bahay lang ako. Kaya naman kung gusto nyo, i-visit nyo lang ang Facebook, Twitter, Instagram at TikTok nila. That's Home Sweet PH. And of course, alam mo ba, kagabi lang nakapag-cash out ako ng worth 15,000 pesos. Ay, seryoso? Oo. Ipang undox na natin yan. I-order na natin ng madaming chicken. Oo, maraming salamat sa MW Cash for making it possible. Alam mo, hindi ko nagagalo yung sweldo ko dito dahil sa MW Cash. Seryoso? Sobrang saya ko. So, tapos, malilibre ka na? Oo, ng undox. Undox, sige, lilibre kita ng undox. Dokito, ha? Ay, yun yung favorite part mo. Ako naman yung gusto ko sa undox, yung baka. Ay, sige. Lechon baka. Mag-inuman tayo. Tapos kapag nag-inuman tayo, may undox. Sarap! Sarap. Kaya naman, guys, thank you so much. Levin, I had so much fun doing this with you. Mm-hmm. Thank you so much. Anong gusto mong sabihin sa mga lahat ng mga nakikinig? Gusto ko lang magpasalamat sa tumutok at nanood nito. 500 kayo dyan. Maraming salamat sa inyo. At marami pang susunod at paparating. Of course. And of course, huwag niyong kakalimutan, my segment or ang episode natin na More with Morings. Tandaan niyo ha, lagi niyo na ako makakasama. More with Morings. That's every Tuesday, Thursday, and Friday from 6 p.m. until 7 p.m. Yan, lagi Wednesday, Thursday. Ay, hindi. Tuesday, Thursday, and Friday, 6 p.m. to 7 p.m. TTF. Again, yes, TTF pala. With me, Morings. And of course, pag-uusapan natin yan, all that and more again with Morings. Thank you, guys! Bye-bye, guys! Sinetch ite. We do the talk inside the talk. Sinetch ite.